nagbabalita sa ibang mga news niyan. So dito na lang natin binabalita. Ha, ito pa, ito pa. Maganda ito. Bukas oh, may alam niyo ba may magaganap bukas? Ah, ito oh, magaganap sa Quezon City. Buti naman. Oh, si Marcoleta oh at saka si Defensor mamimigay, ha. Tingnan niyo, panoorin natin. Sa gitna ng patuloy na clinical trial at nakabinbing product registration sa FDA, dalawang mambabatas ang mamimigay bukas ng anti-parasitic drug na ivermectin bilang proteksyon daw sa COVID. Paglilino naman ng DOH, walang ibang pwedeng mamahagi at gumamit ng ivermectin bukod sa mga ospital na binigyan ng compassionate special permit. Nakatutok si Cedric Castillo. Kung ang mga community pantry nagsusulputan ngayon sa iba't ibang lugar sa bansa, bukas, dalawang barangay sa Quezon City ang magiging lokasyon ng tinatawag nilang ivermectin pantry. Isa sa nag-organisa nito, si Anak Kalusugan Representative Mike Defensor, na isa sa mga nagsusulong sa anti-parasitic o pampurgang gamot bilang Grabe oh. Talagang ano ha, pampurgang gamot talaga. Talagang yung ginagamit, pampurgang gamot, talagang lalagay mo ng ganun eh, no? Action at panggamot sa COVID-19. Kasama din daw sa aktibidad ang ilang mga doktor. Kunyari, bukas, pumunta ka doon, may dala kang prescription ng doktor, pwede ka na rin namin bigyan. Pero kung wala naman, gusto mong kumonsulta doon sa doktor na kasama namin doon, walang problema, bibigyan ka rin nila. Magsisimula na rin yung pag-ikot. Okay, nakita tayo dyan bukas, ha? Sa panaginip. Tutulog pa ako nyan, eh. Forms, parang nang sa ganun, makomply namin yung regulation ng FDA para dun sa prescription. Kasi di ba sa prescription, kailangan may pangalan ng ganun tao at kung sino yung mga binigyan. At ito naman, sinasubmit namin sa compounding laboratory para ma-issuehan, or I mean, para mabigyan ng ivermectin capsules. Pinatimpla sa isang compounding laboratory ang mga ipamimigay na ivermectin. Hindi pa kasi rehistrado sa Food and Drug Administration ang human-grade ivermectin tablets at capsules. Pero meron na itong pending product registration sa FDA. Magsasagawa na rin ng clinical trials ang Department of Science and Technology. Sa ngayon, may 5 ospital na ang nabigyan ng Compassionate Special Permit para gamiting treatment sa COVID patients ang ivermectin. Insufficient pa rin ang evidence para... Ano naman si Vergara? Iba na naman ang tono niya. Ha? Iba na naman ang tono. Tingnan ninyo, ha? Magkaiba sila ng tono ni Domingo. Hindi ko maintindihan, ba't ba kayo nag-uusap? Bakit ganyan kayo? I-recommend natin ang ivermectin in the treatment for mild to moderate COVID-19 patients. Meron ding suggestion against the use of ivermectin for the treatment of patients with severe COVID-19. Sa ngayon po, ang atin pong ang mga nakakagamit ay yung pong nakakuha ng compassionate special permit. Bukod po dito sa mga ospital na nakakuha ng CSP, ay wala pa hong iba na pwedeng mag-distribute. I know that I'm not violating any law unless they would tell me otherwise. As far as I'm concerned, based on the 2 committee hearings, based on their public statement, a licensed compounding laboratory is allowed to produce with doctor's prescription. Dati nang nilinaw ng FDA na karapatan ng isang doktor na magreseta ng ivermectin sa COVID patients niya. Sa isang text message, sinabi ni FDA Director General Enrique Domingo na wala siyang nakikitang problema sa planong ivermectin pantry sa Quezon City. Basta't may mga doktor na kasama sa aktibidad. Ba't ganun? Ano na? Bakit iba yung tono nung isa? Ikaw okay, di siya iba. Anak naman ng alas 9 daw na umaga yan, di ko alam kung saan eh. Ha? Eh hindi ko maintindihan eh. Ito, iba tono, okay daw. O, basta may doktor. Yung isa, ano ba talaga? Ay, nakakainis kayo. Cedric Castillo, nakatutok. 24 oras. Ay nako, anyway, ito lang ang masasabi natin dyan, ano? Ay salamat naman ho, dahil at least kahit papaano, ha? At least kahit papaano, ay makakatulong ito doon, lalo na sa Quezon City. Alam naman natin, meron nagpabida dyan. Ay malaki, sigurado ho tayong medyo, alam na natin. Ay may nagpabida dyan, merong naganap na super spreader, ika nga. At least ito, ano ba yung MLSO? Ano ba talaga? Hindi ko maintindihan ibig sabihin yung MLSO na yan sa lahat ng banateros at kulto na padaan lang busy sa work. Nood na lang na reply mamaya. Arlene Kayumanggi, ano po ba yung MLSO? Lagi ko nakikita yan. Parang huli na ako sa mga
terminology ng mga ano ha, ng mga bata-bata ngayon ha. You know, yun ang magandang news na una yan. Talagang thank you very much. Thank you very much syempre kay Congressman Mike Defensor at saka si Congressman Marco Leta sa ginagawa nilang yan. Mega Lab shout out. Grabe naman. Eh ganun. Ano ba naman yan? Much love shout out. Pwede naman shout out na lang. Pinahihirapan niyo pa. May MLS o ka ba kayo? Ano ba? Ay nako. Bakit ganun? Di ba pwedeng SO? Anong SO? Shout out. Ay, SA pala yun. Grabe naman. May ganyan-ganyan pa MLS. Nakaka-out of place. Yan pala ibig sabihin. Mega shout out. Ay, sus. Talaga kayo. Ang dami nyong nalalaman sa buhay. Masyado kayong mga banateros kayo, ha? Oh, ito pa. For all of us Filipinos, we are in the middle of a war. Our enemy is unseen, is very inventive, is always moving. So let's be part of the solution. It's very hard to just say that the solution to this problem or the victory of this war depends on any one entity alone. Government has its role, but we as a people have our roles to play also. Wala talaga mangyayari sa atin kung hindi tayo maging disiplinado. So now is the time to be a patriot. Okay. Let us rally behind the government and its efforts. If we criticize, let us criticize constructively, but more importantly, be part of the solution. Oh, ito na, commercial na. Simulan na natin. Oh, ito, Mukha Girls, ha? Sayaw na! Isang grupo na magaganda ang babaeng nilalang na kung tingnan mo sila, hindi mo maintindihan. Kasi ngunit subalit at kapat ikaw ay straight, mapapalingon ka at ang sabing word. Mukha Girls. Mukha Girls. Lalaki naman ha, para naman sa mga kalalakihan, ay mga kababaihan. Kaming banateros, TDS, di panabay. Sakit sa bangs nito. Okay na, tapos na. Balikan tayo sa banatan. Banatan na tayo, ha?